Jesus and his brothers arrived at the house standing outside. They sent word to Jesus and called him. A crowd seated around him told him, "Your mother and your brothers and your sisters are outside asking for you." But he said to them in reply, "Who are my mother and my brothers?" And looking around at those seated in the circle he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God is my brother and my sister and my mother." Friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa inyo, Father. It is good to know that even Jesus Christ accepted us as His family. But we know that being one of His family members is not that easy. May kaakibat itong responsibilidad. At katulad nga ng binanggit sa ating ebanghelyo, those who belong to the family of Jesus is actually those who are doing the will of God. And if we consider ourselves as one of the family or belong to that family, sana nakikita natin ginagawa natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, dito ay sa ating ebanghelyo nilalawakan ni Jesus ang pangunawa tungkol sa pagiging magkakapamilya, tungkol sa pagiging isang pamilya. It is no longer by blood alone or by relationship, kundi sa paggawa, sa pag-akto, sa pagkilos ng kung ano ang gusto ng Diyos. Hindi yun ganun kasimple, hindi yun ganun kadali. Sapagkat alam natin na may mga pagkakataon na hindi madaling sumunod sa kalooban ng Diyos. Alam natin na minsan may mga pagkakataon na yung ating kagustuhan, our will, is different from the will of God. Pero kailangan nating lampasan yun. Kailangan nating lampasan ang ating sariling kagustuhan at ang gawin ay ang kalooban ng Diyos. Dahil sa isang dahilan, we belong to the family of God. And if we consider ourselves as one of them, one of those members of the family of God, Aba, we have to go beyond ourselves. Ang kailangan sundin ay ang kalooban ng Diyos. So ngayon, pinapaalalahanan tayo ng ating pagbasa. Sapagkat
maliwanag na tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Sapagkat nung pinalawak ni Jesus ang pangunawa ng mga Hudyo tungkol sa pagiging isang pamilya, maliwanag na tayo'y kabilang, pwedeng makabilang sa pamilya ng Diyos. Pero yun nga, dapat laging tingnan, laging suriin ang isang mahalagang bagay. Kaya ba nating sumunod sa kalooban ng Diyos? Sinusunod ba natin ang kalooban ng Diyos? So, ito po ay magandang paalaala at maging punto ng pagninilay ng bawat isa. Kung itinatalaga ko ang aking sarili bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, sumusunod ba ako sa kalooban ng Diyos?